Hi, good morning sa ating lahat. Good morning sa mga mami ng tahanan. Good morning rin sa mga single mom tulad ko. Purihin ng Diyos. Mag-share ako ngayon ng daily devotion. Ito, nakapangtulog pa ako. Pagpatunay na pagising ko sa umaga, daily devotion mo na God's first. Ngayon, naisipan ko mag-share ng aking daily devotion dahil maaga akong talagang nagising dahil birthday ngayon ng anak kong si Angel. So, bago ko siya ipagluto, mag-share muna ako sa inyo ng daily devotion. So, ngayon, maganda ang kwento. Pakinggan niyo hanggang matapos ito. Babasahin ko para sa inyo. Ang pamagat nito ay Misteryo. Muna, Misteryo, di ba? So, may verse din siya. Pwede niyo basahin sa Efeso 3:1 hanggang 12. Basahin ko rin para sa inyo. Ito ang plano ng Diyos. Nasa pamagitan ng magandang balita, ang mga hindi-Hudiyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga Hudiyo. Okay, ito yung kwento. Pagka-uwi ko sa galing sa trabaho, nakakita ako ng isang pares ng sapatos. Sigurado ako na sa anak kong si Lisa ang sapatos. Kaya inilagay ko iyon sa garahe kung saan makikita niya iyon kapag nagpunta siya sa amin. Pero nang tanungin ko si Lisa, hindi raw sa kanya iyon at wala rin sa mga kamag-anak ko ang nagsasabing sa kanila ang sapatos. Kaya naman ibinalik ko na lang ang sapatos kung saan ko ito nakikita. Kinabukasan, naging misteryo ito para sa akin dahil wala na ang sapatos. May isinulat din si Apostol Pablo na maituturing na misteryo. Sinabi ni Pablo sa Efeso 3 na hindi inihayag ng Diyos ang planong ito sa mga tao noon. Ang misteryo ay sa pamagitan ng magandang balita. Ang mga hindi-Hudiyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga Hudiyo. At magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pakipag-isa nila kay Kristo Jesus. Maaari na ngang sama-sama maglilingkod na may pagmamahal ang mga lahat na sumasapalataya kay Jesus. Makakalapit na tayong lahat sa Diyos ng malaya, walang takot o pag-alinlangan. Sa pamagitan ng pagkakaisa ng mga mananampalataya, makikita ng mundo ang karunungan at kabutihan ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kaligtasan na pinagkaloob niya na naihayag na ang misteryo. Ang lahat na tao, anuman ang kanilang lahi o pangangailangan, ay maaaring maging isa kay Jesus. Ang pagkakaisa ng mga nagtitiwala kay Jesus ay bubuwag sa mga harang at magpapatatag sa bawat isa. Amen. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ayun, mga mami, mga single mom, ito ang ginagawa ni Mami Juby bago magluto, tapos i-post sa Mami Juby vlog, dahil ito talaga ang malaga na bago tayo gumagawa sa mga gawaing bahay, ang Diyos muna ang unahin natin para hindi tayo mapagod sa mga ginagawa natin at sa buong buhay natin lagi tayong masigla at masaya. Tindi lang yan. Siyempre, maramdaman natin na tayo ay masaya at masigla dahil inuuna natin ang Diyos. Yun ang totoo. So, maramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos at ang gabay niya sa atin. So, maraming salamat sa panonood. At abangan niyo ako sa iba pang kong ipopost na talagang inspiration ito. Kaya like and share, subscribe, Mami Juby Vlog. Thank you, bye-bye. God bless us all. I love you all, Mama.